Marami pa man nagko-comment na kung po pwede raw, tulungan daw po natin si Lawrence. Bilang sumusuporta po tayo sa Kalingap, tutulong po ang COOS. Subukan nating ibalik sa kanila. Hindi ba kayo kumikita na si Kuya Bal Santos Matubang ang inyong sinisiraan? Kayo mang nagmumura po sa atin sa Kalingap, hindi kayo pwede sa Kalingap team. Pagka siniraan niyo po si Kuya Bal o sino man sa mga Kalingap na walang malalim na basihan, irereklamo namin kayo sa Cybercrime Division. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang na muling bumabati po sa inyo ng magandang-magandang araw, magandang gabi. Saang panigban po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po ulit tayong panibagong vlog. Ito naman po ay patungkol po sa binanggit ni Kuya Bal Santos Matubang kanina. Ito po ay parang reminders sa mga YouTuber na kung ano-ano ang pinagsasabi po sa social media. Na para kasing nakakalimot yung iba. So pakikinggan po natin yan maya-maya po ng konti. Pero bago po yon, meron lang pong paalala si Kuya July. Baka meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag po natin kalimutang isubscribe. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video post. Maraming salamat po sa inyo. Follow niyo po ang kanyang official YouTube channel po, July Paunil. Yun, supportahan niyo ang channel ni July Paunil. Tapos, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa YouTube channel ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Kalinga Prab, ni Ate Edna Vlogs, at saka ni Japper Sniper. Pakisubscribe po sila. Maraming salamat po sa inyo. Tapos, isama ko na rin po yung aking bagong Facebook page, yung July Paunil 2.0. Paki-like po at saka paki-follow. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tuloy na po tayo. Pero bago po natin puntahan yung paalala ni Kuya Bal Santos Matubang, gusto ko lang po muna magpasalamat sa ating mga viewers dahil yung isang post po natin, yung pinaka-latest, yung patungkol po doon sa mag-ama, nabulag yung tatay, at saka si Lawrence na 6 na taon pa lang, pero matindi na po yung kanyang ginagawa. Binubuhat niya yung mga punong kahoy na panggatong kahit maliit pa lang po siya. Kaya maraming salamat po doon sa mga nanood. At saka doon sa hindi pa, panoorin po natin dahil nakaka-inspired po yun. Isinabay ko po doon yung isa ring trending na 5 years old na marunong na magluto na kung saan ay pinasikat din ni Pugong Biyahero. Tapos doon sa post natin na yon, marami pa mga nagko-comment na kung po pwede raw, tulungan daw po natin si Lawrence. Kaya syempre, bilang sumusuporta po tayo sa Kalingap, project po yan ni Kalingap Rab, tutulong po ang COOS. Ilan po sa members namin, nagpatak-patak po para dyan. Magkausap na po kami ni Kalinga Prab patungkol po sa bagay na yan. Nakahanda po ang COOS na sumuporta po sa mga proyekto po ni Kuya Bal Santos Matubang at saka ni Kalinga Prab. Yung buong detalye po niyan, abangan na lang po natin sa mga magiging vlog ni Kalinga Prab. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung binabanggit ko kanina na mayroong panawagan si Kuya Bal Santos Matubang. Ito naman ay parang reminders sa mga kasama nating YouTubers na parang nakakalimot na kung ano-ano po ang binabanggit sa kanilang YouTube channel. Bagamat hindi naman po natin sila pwedeng pakialaman, pero yung sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang ay parang paalala lang po sa mga kasamahan po natin. Ito naman ay nasa sa inyo kung susundin or hindi. Pero sa obserbasyon ko, mahalaga po ito dahil yung mga viewers po natin, sa tingin ko nagsasawa na, nai-stress na sa inyong mga pinagsasabi. Ngayon para hindi na magtagal, pakinggan na po natin yung reminders ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito po yon. Reminders po sa inyong lahat. Ha? Sa lahat ng may mga channel, may YouTube channel, may Facebook page, may Facebook, manatiling kalmado, ano po, manatiling mabait sa harap ng kamera. Kung kayo matapang, huwag niyong gawin po sa harap ng kamera. Hindi magandang halimbawa yan. Ha? Kung kayo po ay palaaway, huwag dito sa social media. Kung kayo po'y palamura, huwag po sa social media. Maraming bata po ang nanonood sa social media, sa YouTube. Maraming mga bata po ang nanonood sa YouTube, sa Facebook page. Huwag kayong makipag-away sa social media, sa YouTube. O magmura. Sapagkat marami pong nanonood po sa atin. Huwag niyo pong panoorin mga kaibigan ang isang channel na walang ginawa kundi manira, magmura at maghasik ng hindi magandang pag-uugali. Iwan niyo po yan.
Ayong mga channel po na hindi maganda, pangit panuorin, naka-stress. Mga Kalinga, panuorin niyo po yung mga channel na nagbibigay sa atin ng magandang halimbawa. Positibo. Ha? Pagtuturo sa atin ng magandang asal, ng Word of God, encouragement, Word of Wisdom. Huwag yung channel po na puro mura, puro paghamak sa kapwa. Huwag nyo pong panoorin yan. Sa halip, iwan nyo sila. I-unsub yung mga yaan. Kasi po, hindi magandang pag-uugali po ito, mga kaibigan. Kaya yung ating mga iba rito nagmumura, blacklisted na po yan sa atin sa Kalinga. Blacklisted na po yan. No, ito mga nagmumura sa harap ng kamera. Ang daming batang napapanood, mga classmate ninyo, ha? Mga katrabaho ninyo, kapinsanan, kaibigan, pinapanood kayong nagmumura. Hindi ba kayo nahihiya na ganoon? Ang pangit pong panoorin, mga Kalingap, mga kaibigan, ha? Ng isang channel, isang vlogger, isang YouTuber, nagmumura sa harapan ng kamera. Tapos minumura si Val Santos Matubang na walang ginawa na anumang mabigat na kasalanan sa inyo. Sige raw po, kayo namang humato, mga kaibigan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga channel po dyan, gumagawa ng channel, huwag niyo pong gamitin ang inyong channel, ang YouTube, para siraan, apakan ang pagkatao ng iba. Huwag niyong gawin yan, mga kaibigan. Ito po, reklamo ko mga yan, mga kaibigan. Pag may nagmura po sa atin, kahit sa ibang bansa ka pa, kakasuhan kita, maraming pwedeng ikaso para hindi ka na makauwi ng Pinas o makauwi ka naman, kaharap ka sa dapat mong kaharapan. Kaharapin. Huwag pong magtapang-tapangan po sa social media, mga kaibigan. Pakiusap po doon sa mga matapang. Huwag niyo pong gawin yan sa social media, sa YouTube, sapagkat maraming nanonood sa inyo. Marami po yan. Pagka siniraan niyo po si Kuya Val o sino man sa mga Kalingap na walang malalim na basihan, irereklamo namin kayo sa Cybercrime Division. Opo, totoo po yan. Ha? Totoo po yan. Kahit nasa ibang bansa pa kayo, pag uwi mo ng Pinas, hihintayin mo na lang. Hindi ka na makabalik sa ibang bansa. Opo, totoo yan, mga kaibigan. Pag may kaso ka dito sa Pinas, baka mabinbin ang pagbalik mo sa ibang bansa. Ito, may kaso akong nilahad, oh. Bukas ang aking text line, bukas ang mga Kalingap, bukas kami para makipag-usap sa inyo. Andyan po yung aking cellphone number, 0929-1132-469. Tawagan niyo po ako kung kayo po may reklamo sa amin. Limurahin niyo kami sa harap ng kamera, hindi makatarungan po yan. At hindi magandang halimbawa sa mga batang nanonood sa Facebook, sa YouTube. Nanggalait, inahamak, minumura, at inaapakan. Mga kaibigan, mga Kalingap, ito po'y paalaala po namin sa inyo. No? Kung kayo po ay hinamak, magreklamo ng maayos, huwag niyong gantihan sa social media, mga kaibigan. Kung may nang-api sa inyo, hinamak kayo, nilait kayo, huwag niyong gandihan sa social media. Kausapin niyo po. Ireklamo niyo. Ano po? Para maayos yung problema. Hindi yung pag binato ka sa social media na hindi magandang salita, mumurahin mo lang mumurahin. Kaya po, blacklisted na ito mga nagmumura po sa atin. Hindi na kayo pwede sa Kalingap.
kayo mga nagmumura po sa atin sa Kalingap, hindi kayo pwede sa Kalingap team. Hindi kayo pwede rito. Kahit kayo po ay humingin tawad, matapos niyong murahin, hingin tawad, blacklisted na kayo sa Kalingap. Iwan niyo po sila. Huwag niyong panoorin. Ano po? Huwag niyong panoorin po ang mga channel, ang mga YouTuber na nagmumura. Iwan niyo sila. I-unsub niyo po yung mga yan. Hindi magandang halimbawa. Tapos sa harap ng kamera, nag-inom-inom kayo ng alak. Ha? Anong halimbawa po ang inyong ipinapakita sa mga tao na sa harap ng kamera, nag-iinom kayo ng alak? Be example. Ha? Mga tiguang nata. Mga tiguang nata. Doon na hapit ng mamatay. Ganyan mga kaibigan, ha? Ito po'y paalala po namin sa inyo. Reminders. Sa lahat po na may mga channel po dyan, reminders po mga Kalingap, mga kaibigan. So ayun po mga katugang mga Kalingap, siguro bato-bato sa langit, ang tamaan huwag nalang magalit. Dahil siguro yung mga kasamahan naman po natin, na maayos naman po yung ginagawa nila sa kanilang YouTube channel, hindi po tatamaan dyan. Pero yung mga nagmumura dyan, yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa, sa malamang, masasalo nyo po ito. Kaya pasensya na po kayo. Ngayon, ang masasabi naman po siguro ni Kuya July patungkol po dito, hindi rin po natin nire-recommend yung masyadong magulo sa social media, lalo na po kapag nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa tao. Mas maganda po sana kung mga pampagood vibes ang ating mga content sa ating YouTube channel. Sabi nga nila, huwag masyadong marami yung sinasabi. Sabi nga, less talk, less mistake. Tapos, patungkol naman po doon sa mga nagko-comment, patungkol po kay Ate M, na kung bakit daw binablog pa ni na Kuya Bal Santos Matubang, ang masasabi ko lang po, pasensya na po kayo. Dahil lumapit lang po si Ate M kay Kuya Bal Santos Matubang, kaya po nagkaganon. Pero wag po kayo mag-alala, baka sa mga susunod, ma-minimize na yung pagbablog po sa kanila. O kaya baka tuluyan ng hindi i-vlog po sila. So abangan lang po natin yan mga katugang mga Kalingap. Ang sa akin lang, patuloy po nating suportahan ang YouTube channel po ni Kuya Bal Santos Matubang at saka ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. Tapos nga pala, meron lang akong gustong i-clarify. Dahil merong nag-feed po sa atin na nabanggit na naman daw yung ating pangalan. At sinasabi nila, sinabi ko raw na kapag hindi tinuloy yung demanda, aalis ako sa Kalingap. Alam nyo po mga katugang mga Kalingap, wala po tayong sinasabing ganyan. So hindi ko alam kung paano naman na-invento po yan. Pero di bale, malay natin, ituloy naman po yung kaso. So abangan na lang po natin yan. Tapos, doon naman sa mga nagsasabi na marami raw siyang connection, ang hindi ko alam, bakit binobroadcast pa? Eh samantalang ang dami nating kakilala na mas matindi ang kapit, pero mga tahimik lang po sila. Kaya nga merong nagsabi sa akin, baka kabukas or sa makalawa, magsabi naman yan, kaibigan niya si Duterte. So huwag tayo magdaka mga katugang mga Kalingap kung sakasakaling maririnig po natin yan. Tapos bukod dyan, meron ding nagsasabi na dahil daw pinagkakakitaan yung binablog, dapat daw magbigay ng tulong o kaya ng ayuda. Siguro hindi nila alam na baka yung iba naman ay tumutulong din doon ng palihim. Siguro huwag tayong basta-basta hahatol siguro nang hindi naman natin alam yung kabuuang detalye. Ngayon, sundan po natin sandali yung ganong pag-iisip. Dahil sinasabi po nila na kumikita po doon sa binablog nila na kung saan ay sinisiraan di umano. Ngayon, subukan nating ibalik sa kanila. Hindi ba kayo kumikita na si Kuya Bal Santos Matubang ang inyong sinisiraan? Medyo kasi naobserbahan po natin na bakit laging si Kuya Bal Santos Matubang o yung Kalingap ang pinaka-content po ninyo. Iyon naman po ay parang tanong lang. Baka sakaling merong magising dyan. Si Bal! Palagi na lang siya ang may kasalanan. Si Bal na walang malay. Minsan po kasi, parang hindi makitaan ng magandang ginagawa si Kuya Bal Santos Matubang. Para bang puro na lang mali ang kanyang ginagawa. Alam nyo po, kung ating mapapansin, lahat po ng kumakalaban kay Kuya Bal Santos Matubang ay magkakasama na ngayon. Dati po magkakaaway po sila. Pero ngayon, magkakasama sila para siraan si Kuya Bal Santos Matubang. Bagamat siyempre, minsan iniisip po natin, mga ilang panahon pa lang, sila uli ang magkakaaway dyan. Yun po ang abangan po natin. Dahil hindi po malayong mangyari po uli yan. Dahil kumbaga, nasa history na po yan. Away-away, bate, away-away,
kampi-kampi, yun po ang ating nauobserbahan. Pero gaya ng dati, bahala po sila sa buhay nila. Basta tayo, focus po tayo sa Kalingap. Yung mga proyekto po ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Kalingap Rab, suportahan po natin. Dahil yung mga naninira po dyan, hindi naman po ganun kadami yan. Medyo maiingay lang po yan. Kaya hayaan na po natin sila. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayon, doon po sa ating mga kasamahan na ayaw talagang tumigil, ito lang po ang masasabi ni Kuya July. Iiwanan ko po kayo ng magandang talata sa Biblia. Yung nakasulat po doon sa Lucas 6:45. Sinasabi po doon, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ibig sabihin, kung ano ang nilalaman po ng ating puso, iyon po ang lumalabas sa ating bibig. Sa pamamagitan po niyan, magpapaalam po muna si Kuya July. Pero bago po tayo tuloy ang magtapos, meron lang po tayong isa shout out. Tapos, shout out din po sa aking mga kasamahan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po kay Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang mga proyekto. Kahit po siya ay sinisiraan, nandyan pa rin po kayo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Ganun na rin po doon sa mga silent viewers po natin na walang sawang sumusuporta po sa ating YouTube channel, sa channel po ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Kalingap Rab, ni Ate Edna, at sa lahat ng mga Kalingap. Maraming maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po yung mga hindi nag-skip po ng ads. Muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang. Napansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang po tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!